mula sa bulwagang pambalitaan ng UNTV, si Bernard Dadis. Mula sa Quezon City, si Angela Lagunzan. At si Monica Merralio Tantoco. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang balita. You know, today we're expecting more than 10,000 cases, could be around 11,000 plus cases in the whole Philippines again. But as far as, you know, long-term projections, there's still a lot of uncertainty when the peak will happen. Right now, it's mostly in the NCR. COVID-19 cases ngayong araw umakyat sa mahigit 10,000. Omicron surge sa Pilipinas, posibleng tumagal ng isang buwan ayon sa Okta Research Team. Merong sufficient report kaming mga na-receive coming from DOT, SILG, ni-endorse yung case niya. Siguro mag-explain na lang siya pag natampa na yung kaso. Si IDG, kinukumpleto na lamang ang mga dokumento para makapagsampa ng reklamo laban sa ikalawang returning Filipino na hindi sumunod sa quarantine requirement. Countries all over the world are restricting the exposure of the unvaccinated. Sa France po, they are cracking down on unvaccinated. Germany, they are locking down unvaccinated people. And even in South Korea, paghihigpit sa paglabas at pagbiyahe ng mga hindi pa bakunado kontra COVID-19 isinusulong na ipatupad sa buong Pilipinas. Mga doktor, may paalala sa pag-inom ng gamot laban sa flu-like symptoms. Pagsusupply ng ilang branded na gamot, pinamamadali na ng Department of Health kasunod ng napabalitang kakulangan sa ilang butika. Webb Telescope na sinasabing mas hihigit pa sa Hubble Space Telescope na ilunsad na ng US Space Administration. Mas maraming bagay sa kalawakan inaasahang madidiskubre dahil dito. Magandang hapon! Tayo po ay sabayang napapanood sa Facebook at YouTube accounts ng UNTV at sa 1,935 satellite monitoring centers nationwide. At una sa ating mga balita. Umakyat na sa mahigit 10,000 ang kaso ng COVID-19 ngayong araw sa Pilipinas. Mula sa 5,000 kahapon, gaya ng projection ng Okta Research Team. Ayon sa grupo, tatagal ng isang buwan ang Omicron surge sa bansa. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Situation in South Africa, we see that there was a higher than the Delta spike, but it lasted for just 1 month. So this gives us some optimism that the surge that we're seeing right now may last just 1 month. It will be over by end of January, effectively. But we, you know, again, this is an experience of a country, but you know, this could play out like a fairly more optimistic scenario. Nakatutok ang Independent Pandemic Monitoring Okta Research Team sa mga bansang nakaranas ng surge ng Omicron variant. Batay sa obserbasyon ng grupo, isang buwan lang magtatagal ang Omicron surge. Ngunit ayon kay Okta Research Fellow Professor Guido David, habang hindi pa ito natatapos, asahan ang patuloy na pagtaas ng COVID-19 cases, lalo na sa National Capital Region. Sa ngayon, nasa 5.14 ang reproduction number ng NCR at nasa high-risk classification ito. Ibig sabihin, bawat isang positibo sa COVID-19, maaaring makapanghawa ng 5 iba pa. Nagkatotoo naman ang unang projection ng grupo na aakyat sa 5 digits ang kaso ng infection ngayong araw. Batay sa report ng Department of Health as of 4 PM kanina, ay nasa 10,775 ang new cases mula sa 5,000 kahapon. So today we're expecting more than 10,000 cases, could be around 11,000 plus cases in the whole Philippines again. But as far as, you know, long-term projections, there's still a lot of uncertainty when the peak will happen. Right now, it's mostly in the NCR. Sa ngayon ay mababa pa ang hospital admissions dahil mild ang mga sintomas ng tinatamaan ng Omicron. Ngunit delikado ang mga walang bakuna kontra COVID-19 dahil sila ang lubhang magkakasakit. Samantala, dahil sa pagdami ng hawaan at nagkakasakit, mahaba ang pila sa COVID-19 testing centers. Ayon sa Department of Health, tinitingnan nila ngayon ang paggamit ng antigen home testing.
nagbigay na ang DOH ng direktiba sa Food and Drug Administration na aprubahan ng antigen home testing. Ngunit nagpaalala rin ng DOH na para ito sa mga may sintomas at sa mga nasa lugar na mataas ang hawaan at mga may exposure sa mga positibo sa COVID-19. To make sure that the CPR of the currently available antigen test kits will be revised to include the home conduct, home testing using antigen test kits. No? Because now it's still done mostly officially in a lab setup. Nagpaliwanag naman si DOH Secretary Francisco Duque III ukol sa mga panawagan na magsagawa ng COVID-19 mass testing. Anya, hindi kayang saluhin ng pamahalaan ang gastos para rito na mangangailangan ng milyong pisong halaga sa loob lang ng isang araw. Nagkakahalaga ng 2,450 pesos hanggang 3,360 pesos ang mga RT-PCR test. Depende kung privado o pampubliko ang isang laboratoryong magsasagawa nito. I mean, how I wish we could give this all for free, no? But mahirap din kasi it's going to suck a great deal of our very limited resources. Mahal din yan eh. Did you realize that, for example, if you did 200,000 a day, that's not even 1% of the population, times 2,000 muna lang, 400 million a day. That's 4 billion in 10 days, and that's 12 billion in 1 month. Testing is just one small component of the broad front interventions. Ang mahalaga ngayon, ayon sa DOH, maintindihan ng publiko na kailangan mag-isolate agad at kumonsulta sa doktor online kapag nakaranas ng anumang sintomas. Ang RT-PCR ang nananatiling gold standard sa COVID-19 testing upang matiyak kung ang isang tao ay positibo sa COVID-19. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpositibo sa COVID-19 ang 60 empleyado ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA matapos na isailalim sa swab test. Samantala, nagsagawa na rin ang malawakang COVID-19 testing sa lahat ng mga empleyado, ang railway sector upang agad na matukoy kung sino-sino ang mga positibo sa COVID-19 at matiyak na hindi ito magkakaroon ng direktang kontak sa mga pasahero. Ito ang balita ni Aileen Cerudo. Right now po, meron po tayong mga infections. In fact, kahapon po, nagpaswa po tayo ng may mga symptoms. Out of 100, it was reported this morning, nung nagpaswa kahapon, ay nasa 60 plus po yung positive. Naka-quarantine na ang 60 sa mga empleyado ng MMDA na sinasabing nagpositibo sa COVID-19. Ayon kay MMDA General Manager Romando Artes, karamihan sa mga nagpositibo ay nakararanas ng mild na sintomas habang ang iba naman ay asymptomatic. Anya, pawang mga bakunado na ang mga empleyadong tinamaan ng COVID-19. Kaugnay nito, tiniyak ng MMDA na tuloy-tuloy rin ang kanilang panghihikayat sa kanilang mga tauhan na magpa-booster shot upang magkaroon ng dagdag proteksyon laban sa pagkakasakit. Sa ngayon, higit 600 mga empleyado na ng MMDA ang nakatanggap ng booster dose. Samantala, nagsasagawa na rin ng malawakang COVID-19 testing sa mga kawani ng railway sector. Ayon kay Department of Transportation Undersecretary for Railways Timothy John Batan, nasa higit 1,700 na mga empleyado ng railway sector ang sumailalim na sa swab testing. 345 sa mga ito ang kinailangan pang mag-confirmatory test, kung saan 56 ang kumpirmadong may COVID-19. Magpapatuloy po itong testing na ito sa kabuuan po ng linggo hanggat po matest natin ang lahat ng ating mga rail personnel at nang ma-quarantine po natin at mabigyan po ng naayong lunas yun pong mga madedetect po nating positive cases. At kahit marami ang nagkakasakit sa mga empleyado ng MRT, PNR at iba pang mga linya ng tren, siniguro ng DOTR na hindi maaapektuhan ang operasyon ng mga tren at mananatili pa rin sa 70% ang papayagang capacity.
Tiniyak rin ng ahensya na hindi magkakaroon ng direktang kontak ang mga pasahero sa sino man sa kanilang empleyado na positibo sa COVID. Bukod sa massive swab test, magkakaroon din ng random antigen testing sa mga naka-duty sa kada istasyon ng tren. At sakaling may magpositibo, ay agad na kukontakin ang pasahero na posibleng nakasalamuhan nito. Kaugnay nito, muling hinihikayat ang mga pasahero na kung maaari ay gumamit ng automated fare collection system o mga beep card para maiwasan ang madalas na pagkikipagtransaksyon sa mga ticket sellers. Aileen Cerudo, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Sasampahan na rin ang kaso ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG ang ikalawang quarantine skipper na hindi sumailalim sa mandatory quarantine. Ayon kay CIDG, kumpleto na nila ang mga dokumento para sa pagsasampa ng karampatang kaso. Ito ang balita ni Lea Ilagan, exclusive. Merong patient report kaming mga na-receive coming from DOT, SILG, ni-endorse yung case niya. Siguro mag-explain na lang siya pag nasampa na yung kaso. Nag-umpisa na ang investigasyon ng PNP Criminal Investigation and Detection Group National Capital Region sa ikalawang quarantine skipper na dumating sa bansa noong ding December 22. Dito nakita ng mga otoridad na mayroong sapat na batayan upang masampahan na ng kaso ang naturang returning OFW. Ayon kay CIDG NCR Chief Police Colonel Randy Glenn Silvio, kinukumpleto na lamang nila ang mga dokumento na kailangan, kabilang ang affidavit ng driver ng taxi na sinakyan ng skipper para sa pagsasampa ng kaso sa susunod na linggo. Nakakuha na po sila ng mga documentary requirements from SEDA, yung mga pinirmahan doon, at pumunta rin sila sa NAIA. I think kumuha po sila nung doon sa one-stop shop yung mga data na pinirmahan po ni Benali Season Munoz po. Paglabag sa Republic Act 11332 o Mandatory Reporting of Notifiable Diseases and Health Events of Public Health Concern Act ang target na maisampa sa violator. Na-violate niya po yung batas eh. Pag-arrive mo po sa airport, meron po doon pinipirmahan na affidavit of undertaking na sinasabi mo dapat mag-undergo ka na mandatory quarantine. Yun po ang isang na-violate niya doon. Ang ikalawang quarantine skipper ay hindi nagtungo sa SEDA residences para sa kanyang mandatory quarantine at sa halip ay dumiretso sa kanyang condominium unit sa Bonifacio Global City. Ang tinaguriang poblasyon girl at ang ikalawang quarantine skipper ay parehong galing sa Estados Unidos na dumating sa bansa noong December 22. Ayon sa CIDG, hindi sabay sa eroplano ang mga ito dahil direct flight mula Estados Unidos ang ikalawang quarantine skipper habang connecting flight naman si Poblacion Girl. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isinusulong na ipatupad na sa buong bansa ang paghihigpit sa mga paglabas at pagbiyahe ng mga hindi pa bakunado kontra COVID-19. Kabilang ito sa pag-uusapan ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases o IATF sa pagpupulong nila bukas. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Mr. President, nag-usap na po kami ni Secretary Anyo, ni Secretary Duque, Secretary Galvez, Secretary Lorenzana, na we are recommending that this policy in NCR also be adopted by the entire country, even in areas po na hindi pa nagsusurge. Dahil alam naman po natin, it is really just a matter of time na itong Omicron ay kumalat na sa buong bansa. Inirerekomenda ni Testing SAR at Presidential Advisor for COVID-19 Response Secretary Vince Dison na ipatupad na sa buong Pilipinas ang pagbabawal sa mga hindi bakunadong individual na magtungo sa mga pampublikong lugar. Sa gitna ito ng muling mabilis na pagtaas ng kaso sa bansa at local transmission ng Omicron variant.
Ginawa nito ang pahayag sa pagpupulong ng high-ranking officials ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases o IATF kay Pangulong Rodrigo Duterte kagabi. Ayon sa opisyal, ganito na ang ipinatutupad sa ilang mga bansang nakararanas ng Omicron surge. Kung titignan po natin ang ibang bansa, countries all over the world are restricting the exposure of the unvaccinated. Sa France po, they are cracking down on unvaccinated. Germany, they are locking down unvaccinated people. And even in South Korea po, they now are imposing new vaccine passes. No, para po ano, no? I-restrict yung movement ng mga unvaccinated. Pag-uusapan naman ng IATF ang isyung ito bukas sa kanilang pagpupulong. Sa kasalukuyan, 65.63% na ng target population ng fully vaccinated at 79.42% ang nakatanggap ng at least isang dose. Samantala, naglabas na ng memorandum ang Regional Task Force Against COVID-19 ng Calabarzon na naghihikayat sa lahat ng local task forces sa rehiyon na i-adapt ang resolusyong naglilimita sa paggalaw ng mga hindi pa bakunado sa nasasakupang probinsya. Nauna nang i-adopt ng Metro Manila Council ang resolusyon na naglalagay ng restrictions sa mga unvaccinated sa Kapitolyo. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi pa madesisyonan ng Department of Education kung itutuloy nila ang planong pagpapalawig ng limited face-to-face classes sa bansa sa gitna ng dumarami na namang mga kaso ng COVID-19. Dagdag pa ang banta ng mas nakahawang Omicron variant. Paliwanag ng DepEd, hihintayin muna nila ang resulta ng risk assessment ng Department of Health sa January 15 bago desisyonan ang issue. Ito ang balita ni Janice Sinhente. Ang advice nga ng Department of Health is to wait until January 15. Kasi baka magbabago, baka madadagdagan pa yung mga mababa ang risk assessment na ano na favorable for the situation on COVID and Omicron to improve as apparently they are improving. Inihahanda na ng Department of Education ang kanilang final assessment para sa pilot implementation na limited face-to-face classes na inumpisahan mula pa noong November 15, 2021. Gayunman, kinakailangan pang hintayin ng kagawaran ang magiging resulta ng risk assessment ng Department of Health sa January 15 na siyang magiging batayan kung itutuloy pa ang planong expansion ng limited face-to-face classes na uumpisahan sana ngayong taon. Sina-finalize na. Although within the framework of the general instructions of the President that we can already make decisions in consultation with health. Ang mangyari yan, ang final listing will really be influenced largely by the risk assessment of the Department of Health. By January 15, yun ang request nila, hintayin ang assessment sa January 15 because things might, it seems nothing, the picture is improving and people are already taking precautions and the picture will change most likely. Isa rin sa magiging konsiderasyon ng DepEd ay ang magiging pasya ng mga lokal na pamahalaan lalo't may ilang lugar ang isinasailalim muli sa mas mataas na alert level restrictions dahil sa pagdami na naman ng mga kaso ng COVID-19. Gaya na lamang ng Metro Manila, Cavite, Bulacan at Rizal na ibinalik sa Alert Level 3 kaya sinuspindi ang limited face-to-face classes. Sa National Capital Region, higit 20 mga paaralan ang nagkansela ng physical classes. This is contingent pa rin dun sa sustainability ng concurrence sa mga FGUs. So, and of course, the parents' consent. So hindi natin alam but because of the Omicron, there might be some local government units of the areas where our pilot classes are already implementing, no? Baka i-defer din muna nila. Samantala, bagamat sinuspindi ang face-to-face classes sa Metro Manila, balik physical classes naman noong Lunes ang mga pilot school na nasa mga lugar na nakapailalim na lamang sa Alert Level 1 at 2. Yung nasa pilot phase na nag-umpisa na dati, yung mga paaralan doon na wala sa
sa alert level 3 and up at nananatiling nasa alert levels 1 and 2 ay even as we speak ay nagpapatuloy yung kanilang face-to-face classes only for the pilot schools that are already existing. Sa huling ulat ng DepEd, walang naitalang kaso ng COVID-19 sa unang 4 na linggong pilot implementation ng limited face-to-face classes. May mangilan-ngilan man na mga mag-aaral ang nagkaroon ng sakit pero nag-negatibo naman ang mga ito sa COVID-19. Sa Kabuuan, nasa 287 ng mga public at private schools ang nakakumpleto sa pilot in-person learning. Habang inaasahan sa January 15 naman, malalaman na magiging adjustment ng DepEd at DOH para sa expansion ng limited face-to-face classes. Janice Enjente, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Mamamahagi ng libreng COVID-19 test ang Estados Unidos sa mga mamamayan nito. Sa ngayon ay sinasapinal na ng US government ang kontrata para sa pagbili ng mga ito. Ito ang balita ni JP De Leon. This is about making them free and accessible to the people who want them. And we want to do that. Nasa 500 milyong rapid COVID-19 test ang planong bilhin ng Estados Unidos bilang bahagi ng pinaigting na pagresponde kontra pandemya ng Biden administration. Sa ngayon, isinasapinal na ng pamahalaan ang kontrata bilang bahagi ng planong pamamahagi nito ng libre sa mga Amerikanong nangangailangan. Mabilis ang pagkalat ng Omicron variant sa Amerika simula nang matukoy ito noong December 1, 2021. Humalili ito sa Delta bilang dominant strain at dahilan ng panibagong wave ng infections kung saan naitala ang 1 million mark noong Lunes. Wala pang detalye ang White House kung kailan magiging available ang tests, subalit inaasahan na ang pagdating ng first shipment nito sa malapit na hinaharap. Ayon naman kay White House Press Secretary Jen Psaki, bago matapos ang buwan ng Enero, magiging operational na ang website kung saan maaaring mag-request ng free test ang publiko. Noong Disyembre, inanunsyo ni President Joe Biden ang free test initiative sa gitna ng pagmamadali ng mga Amerikanong sumailalim sa test dahil sa Omicron. Sa kasalukuyan, mahirap nang maka-access sa test sa maraming lugar at kadalasang mahaba ang pila sa mga lugar na meron naman nito. JP De Leon, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inanunsyo ng Canada ang nasa 31 billion US dollars o 1.5 trillion pesos na halaga ng compensation para sa indigenous children at mga pamilya ng mga ito na naapektuhan ng unreserved child welfare system. Ito ang pinakamalaking class action settlement sa kasaysayan ng bansa. Sa halagang pinagkasuduan, nakapaloob ang pondo para sa kompensasyon sa mga naapektuhan at reforma sa sistema. Noong 2016, sinabi ng isang tribunal na underfunded ng Canada ang Children's Services ng First Nation. Nagugat ang usapin ng magsubmite ng reklamo sa Canadian Human Rights Tribunal ang First Nations Child and Family Caring Society noong 2007 dahil sa umunoy discriminatory child welfare system. Magandang hapon mga kasangbahay, weather update muna po tayo. Sa kasalukuyan po ay patuloy na umiiral itong hanging amihan o yung northeast monsoon at apektado po ang malaking bahagi ng Luzon. Para sa lagay ng panahon sa iba't ibang panig ng bansa, sa Davao Region po, Zamboanga, Peninsula, Zarangani, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi at Southern Palawan, magiging maulap po ang inyong panahon. Meron pong kalat-kalat na mga pag-ulan at thunderstorms. Dulot po yan ng easterlies at ng ITCZ. Posible po ang mga flash floods at landslide, kaya mag-ingat po tayo lalo na kapag malakas ang pag-ulan. Diyan naman po sa Ilocos, Provinces, Batanes, Cagayan, Isabela, Aurora at northern portion po ng Quezon, asahan din po ang maulap na panahon o kalangitan na may mga mahinang mga pag-ulan lamang, dulot po ng northeast monsoon. Habang Visayas naman po at nalalabing bahagi ng Mindanao at Palawan,
partly cloudy to cloudy skies na mayroon pong mga pulupulong pag-ulan dulot po ng easterlies. Posible po ang mga flash floods at landslides kapag po malakas ang pag-ulan. Habang sa Metro Manila naman at nalalabing bahagi ng Luzon, partly cloudy to cloudy skies lamang na may mga pulupulong pag-ulan dulot po yan itong hanging amihan. Yan po ating weather update. Balak ni Pangulong Rodrigo Duterte na muling bumisita sa mga lugar na nasa lantad ng Bagyong Odette. Ito ay upang personal na alamin kung ano na ang estado ng recovery at rehabilitation efforts sa mga probinsyang lubos na naapektuhan ng kalamidad. Ginamit na ang presidential yacht na BRP ang Pangulo sa Siargao bilang ospital upang tumulong sa mga nangangailangan ng treatment pagkatapos ng bagyo. Gayunman, ayon sa Malacanang, importanteng matiyak ang kalusugan at kaligtasan ng punong ehekutibo, kaya kailangan planuhin mabuti ang lakad ng presidente at maiting na masunod ang mga kinakailangang protocols. Sa gitna ito ng muling mabilis sa pagtaas ng COVID-19 cases sa bansa. So gusto ko lang tignan yung what was the progress of our government intervention there. Bibisitahan ko lahat yan uli. Maybe middle of second or third quarter of January. Sinimulan na ng Philippine National Police ang 24 hours, 7 days a week o 24/7 na pagbabantay sa mga hotel sa Metro Manila na ginagamit na quarantine facility para sa mga returning Filipino. Kasunod ito ng kautusan ni Pangulong Rodrigo Duterte matapos ang napaulat na insidente ng quarantine skipping. Ito ang balita ni Lea Ilagan. BP Chief General Leonardo Carlos has ordered all police units concerned na strategize ang kanilang deployment para hindi rin masakripisyo o iba pa nilang function, especially in typhoon hit areas where relief and rehabilitation is ongoing. Nag-deploy na ang Philippine National Police ng mga tauhan sa mga hotel na ginawang quarantine facility sa National Capital Region. Magkakaroon ng dalawang shift sa bawat hotel na tiglabing dalawang oras upang 24/7 na hindi mawawala ng bantay. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Roderick Augustus Alba, nais nilang masiguro na nasusunod ang health protocols at upang hindi maulit ang pagtakas ng mga dapat na sumasailalim sa quarantine. The PNP will make sure na gagawin ang trabaho nito na hindi naman nakakambala sa flow of business operation ng mga hotel. Our presence would only mean na may magbabantay to make sure that health protocols are implemented. This can be an effective tool in tracking models such as the absentee quarantine. Ang mga pulis ay magsasagawa ng mga random inspection sa kwarto ng mga returning Filipino na sumasailalim sa quarantine. Maglalagay rin ang mga ito ng help desk sa bawat quarantine hotel. Noong Lunes, una nang nagsagawa ng inspeksyon ang National Capital Region Police Office sa ilang quarantine hotel. Ayon kay NCRPO Director, Police Major General Vicente Danao Jr., nakamobil at nakasuot ng proper uniform ang mga pulis na nagsasagawa ng inspeksyon. May mga designated police personnel tayo dyan under our local police who will be manning at inspecting the quarantine facilities from time to time. Although hindi natin kayang i-cover lahat, siguro sa dalawang personnel, mga dalawa-tatlong facility ang kanilang i-cover na magkakalapit. Kagabi, ipinag-utos ni Pangulong Rodrigo Duterte sa PNP na bantayan ang mga hotel kasunod ng dalawang insidente ng quarantine skippers sa Makati. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iniulat ni Health Secretary Francisco Duque III na umuusad na ang negosasyon sa Pfizer para sa pagbili ng bansa ng oral antiviral treatment na Paxlovid. Ayon pa sa kalihim, makatutulong ito para sa mas mabilis na pagbuti ng kalagayan ng mga COVID-19 patient. Samantala, nagbabala rin ng DOH sa mga mananamantala at ilegal na magbebenta ng mga COVID-19 treatment.
nagbabalik si Aiko Miguel. Kinakausap na ngayon ng team ko, si Ambassador Romualdez, and but the demand kasi in the US, imagine, million-million ang order ng US, ang kaya lang ibigay immediately was good for 65,000 courses. You have millions, you know, that want it. But very limited pa rin ang output, no? So, but we are proactive. I reassure you that we're doing everything. Ongoing pa rin ang negosasyon ng Department of Health sa Pfizer representatives para sa pagbili ng bagong oral antiviral treatment nito na Paxlovid. Ayon sa kagawaran, gumagawa na ang pamahalaan ng paraan para mapabilis pa ang pagsisecure ng supply nito sa Pilipinas. Ang Paxlovid ay kombinasyon ng dalawang pills na iniinom sa loob ng 5 araw ng mga COVID-19 patient. Lumalabas sa mga pag-aaral na 88% ang bisa nito para mabawasan ang pagkakaospital at pagkasawi ng isang individual. Ngunit wala pa itong emergency use authorization sa Pilipinas. And I've already instructed the FDA to make sure that after I've signed the confidentiality disclosure agreement, they should already prod Pfizer to already apply for an EUA. We need to go through the process. Ang Molnupiravir naman ay isa pang oral antiviral pill na may aprobado ng emergency use authorization sa bansa. May dumating na supply sa bansa, ngunit ito ay para sa mga ospital at pharmaceutical companies na may compassionate special permit lamang. Ang mga ospital na may CSP ang magre-reseta ng mga ito at ang mga kumpanya ang magsusupply sa kanila. Maglalabas ng guidelines ang Department of Health sa paggamit at distribusyon ng Molnupiravir, batay na rin sa administrative order ng mga gamot na mayroon palang EUA sa Pilipinas. Babala ng DOH ang mga COVID-19 treatments gaya ng Paxlovid, Molnupiravir, Remdesivir, Tocilizumab at Baricitinib na ginagamit sa mga pasyente ay hindi basta nabibili online o kung saan mang butika. May tamang pag-inom sa mga ito at makasasama sa kalusugan ang self-medication. Yan po ay paglabag ng atin pong mga batas at mapapatawan po kayo ng mga kaso, administratibo and civil. So, kinakailangan ay minomonitor po ito. Samantala, ayon naman kay infectious disease expert at vaccine expert panel member Dr. Ront Jean Solante, hindi kasama ang ivermectin sa mga aprobadong gamot contra COVID-19 Omicron variant. As long as that is not yet part of our guideline, and then really I will not recommend it. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tiniyak ng Department of Health na pinabibilis na ang pagsupply sa mga branded na gamot gaya ng paracetamol sa gitna ng napapaulat na pagkaubos sa ilang butika. Muli namang nilinaw ng isang pharma group na wala silang nakikitang shortage at nauubusan lamang ng stocks ang ilang butika ng ilang branded na gamot. May payo naman sa publiko ang grupo ng mga doktor sa pag-inom ng gamot para sa flu-like symptoms. Ito ang balita ni Harleen Delgado. The alternative is on the brand. What we're seeing today kasi na nag-out of stock, yung mga kinasanayan ng mga brands ng paracetamol, mga analgesic. But there are other brands that are available. Tiniyak ng Pharmaceutical and Healthcare Association of the Philippines o PHAP na walang shortage ng gamot, partikular na ng paracetamol sa bansa. Ayon sa grupo, sapat ang supply ng gamot sa mga warehouse ng kanilang member companies at na out of stock lamang ang ilang butika gaya sa Metro Manila at Ilocos. Marami rin anyang alternatibong brand ng gamot ang maaring bilhin ng publiko. Siguro dahil biglang surge ng demand dun sa isang butika, nagkakaubusan. But we assure the public na as soon as mag-reorder sa amin yung drugstore, kaagad-agad magde-deliver kami. Panawagan naman ng PHAP sa publiko, huwag mag-hoard at mag-stockpile ng mga gamot. Ayon naman kay Health Secretary Francisco Duque III, sinigurado na rin ng Unilab Incorporated na magkakaroon na ng bagong stocks ang kanilang mga branded na gamot ngayong linggo. Kakausapin din anya ng kalihim si Trade Secretary Ramon Lopez kaugnay ng supply. Kasi nga, hindi nila inasahan na biglang sisipa yung demand. So yung tugon sa supply,
sa demand pala by raising supply, eh hindi naman siya immediate, ano, na tumaas ang demand, eh magkakaroon kaagad ng production. So, humahabol na. Sa ngayon, normal naman ang sitwasyon sa ilang butika sa Quezon City at wala nang pila ng mga mamimili. Paalala naman ng Philippine College of Physicians, parehas lamang ang epekto, mapa-branded o generic na gamot. At kahit over-the-counter na ang karamihan sa mga gamot kontra lagnat, sipon at ubo, mas mainam pa rin anilang humingi ng gabay sa mga doktor upang masigurong hindi susobra o magkukulang ang dosage ng gamot. Payo ni Dr. Maricar Limpin, uminom lamang din ng paracetamol kung talagang nilalagnat. In general, ano, ang paracetamol is quite safe. Pag sumobra talaga ay maaaring mag-cause din ng problema, no? Pwede, kasi lahat 'yan dadaan yan sa liver. So pwedeng magkaroon ng mga toxicity. So hindi rin talaga namin ina-advise na basta-basta na lang mag-take ng gamot. Pero sa paracetamol, usually ang advice naman namin diyan ay inumin yung gamot, no, every 4 hours kung may lagnat. Kung wala naman talagang lagnat, so bakit kailangan uminom ng paracetamol? So hindi kailangan. Any of the symptoms siguro ng mga pasyente ngayon, pwedeng ang gawin nila, uminom sila ng maraming tubig. Except doon sa mga tao na may congestive heart failure, may mga sakit sa puso. At sa gitna ng patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa bansa, payo ni Dr. Limpin, mas mabuti nang maghusa na mag-isolate sa oras na makaramdam ng sintomas, kumonsulta sa doktor at magpa-test. Napakahirap pong ma-differentiate ang flu sa COVID. Parehas na parehas po yung sintomas. So ang pinaka-importante ho, magawan ho kayo ng test. Hindi ho makakasama sa inyo kung i-isolate ninyo kaagad ang sarili. Hindi kailangan hintayin yung test bago mag-isolate. Jorlyn Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bukas, hindi na muna tatanggapin sa Baguio City ang mga turista na hindi pa bakunado at maging ang mga iisa pa lamang na dose ng COVID-19 vaccine ang natatanggap. Makapapasok naman ang mga fully vaccinated tourists, ngunit kailangang sundin ang ilang protocols. Ito ang balita ni John Alvarado. Hindi po allowed ang leisure travel for partially vaccinated and unvaccinated travelers. Kahit may nauna ng booking o na-secure na ng quick response travel permit mula Baguio Visita Portal, hindi na muna tatanggapin sa Baguio City ang mga leisure traveler na hindi bakunado o isang dose pa lamang natatanggap na bakuna, epektibo bukas, January 6. Kabilang ito sa nakapaloob sa unang executive order na inilabas ng Baguio City para sa taong 2022. Layo nitong mapigilan ang muling pagdami ng kaso ng COVID-19 sa City of Pines sa gitna ng banta ng Omicron variant. Ngunit tatanggapin naman ang mga turista na fully vaccinated na kontra COVID-19, ngunit limitado lamang ito sa 4,000 bawat araw mula sa dating 5,000. Dapat din ay nakaregister online at bibigyan ng Quick Response Travel Permit o QTP. Sa ilalim din ng EO, pinapayagan ng mga tourism establishment na mag-issue ng QTP na katumbas ng 70% ng kanilang kabuuang kapasidad. Ang mga turistang fully vaccinated mula sa mga lugar na nasa Alert Level 3 ay kinakailangang magpakita ng result ng RT-PCR test na isinagawa 72 hours bago ang pagpasok sa lungsod. Dahil nagtataas na po yung cases sa ibang areas na dedeclare na po ng Alert Level 3 ang national, particularly for NCR, Bulacan, Cavite and Rizal, we will still allow tourist travels from these areas but we have to add more precaution. So even if they're fully vaccinated, they have to present testing po. Ang mga edad 12 hanggang 17 ay hahanapan na rin ng negative RT-PCR test result. Samantala, sa January 6 hanggang January 18, magpapatupad na ng liquor ban mula hating gabi hanggang alas 12 ng gabi sa susunod na araw sa lungsod. Magpapatupad din ng curfew hours sa syudad mula hating gabi hanggang alas 4 ng umaga. John Alvarado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Ilalawig pa hanggang sa September 2022 ang pagbabawal sa non-essential physical gatherings ng mga opisina ng gobyerno sa Davao City. Kasunod ito ng paglitaw ng iba't ibang variants ng COVID-19, partikular na ng Omicron na mabilis na kumakalat. Ito ang balita ni Lucille Lloret. Sa bisan ng Executive Order No. 69 ni Davao City Mayor Sara Duterte Carpio, extended hanggang Setyembre ngayong taon ang pagbabawal sa mga non-essential face-to-face events sa lahat ng opisina ng gobyerno sa lungsod. Sakop nito ang mga barangay, local, national government offices, agencies at instrumentalities, gayon din ang mga government-owned and controlled corporations o GOCCs. Ayon sa lokal na pamahalaan, kinakailangan na palawigin ang implementasyon ng nasabing kautusan para maiwasan ang hawaan sa gitna ng mga lumilitaw na COVID-19 variants gaya ng Delta at Omicron. Kabilang sa mga hindi pinahihintulutang pagtitipon-tipon ay inauguration, anniversary, Thanksgiving, ribbon cutting, blessing, turnover, groundbreaking activity, launching program, salo-salo at birthday. Gayun din ang press conferences, oath-taking program, photo opportunity, retirement honors, welcome honors, testimonial programs, summer outing, team building at iba pang kaparehong mga aktibidad. Pinapayagan lamang ang mga nasabing activities sa pamamagitan ng online platforms. Suspindido rin kahit ang mga maituturing na essential activities gaya ng face-to-face trainings at seminars kung ito ay hindi naman emergency. Ang pamamahagi ng food o non-food items na walang kaugnayan sa kalamidad at mga emergency na sitwasyon ay dapat ring ipamahagi house to house sa pamamagitan ng contactless delivery. Sa kasalukuyan, nananatili pa namang mababa ang kaso ng COVID-19 sa Davao City na may 79 active cases. Pero naghahanda na ang LGU sa posibilidad ng pagdami ng kaso sa susunod na mga linggo dahil sa kakatapos lamang na holiday season at posibleng pagpasok ng Omicron variant. Lucille Lloret, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Para naman po sa ating health update, narito po mga data from Department of Health from January 1 hanggang ngayong araw, January 5. Sa Kabuuan, nasa 2,871,745 na po ang nagkaroon ng COVID sa Pilipinas. At ngayong araw, naitala po ng DOH 10,775 na mga bagong kaso. Mataas po yan ng 5,341 kumpara kahapon. Maabot naman sa 39,974 ang bilang ng mga active cases. Mas mataas po ng 10,165 kumpara kahapon. Sa bilang naman ng mga gumaling, nasa 2,780,109 na po ang gumaling sa COVID sa Pilipinas. May nadagdag po na 605 ngayong araw. Sa bilang naman po ng mga nasawi, nakapagtala ang DOH ng 58 ngayong araw at ang Kabuuan, umaabot na po sa 51,662. Para sa ating global tally, 295,150,136 confirmed COVID cases sa buong mundo. Nasa 5,456,879 naman po ang bilang ng mga nasawi, habang umaabot na sa 9,248,909,261 ang vaccine doses administered. Yan po ang ating health update. Hindi pa rin nababakunahan laban sa COVID-19 ang mahigit sa 2 milyong mga senior citizens sa bansa ayon kay Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. Bukod pa rito, mabagal rin anya ang pagbibigay ng booster dose sa mga bakunado na. Balak ngayon ang pamahalaan na muling magdaos ng vaccination days na tututok lamang sa pagbabakuna ng mga senior citizen. Ito ang balita ni JP Nunez. We are still relatively slow sa ating mga pagbo-booster at at the same time, kailangan po natin hanapin at i-vaccinate ang 2.5 million na unvaccinated seniors. Sa kabila ng walang tigil na panawagan at apela ng pamahalaan na magpabakuna na ang ating mga kababayan, lalong-lalo na ang mga matatanda na isa sa mga vulnerable o madaling mahawa ng COVID-19,
Mayroon pa rin nasa 2.5 million na mga senior citizens sa bansa ang hindi pa rin bakunado ayon kay Vaccine SAR Secretary Carlito Galvez Jr. Sa Metro Manila, nasa 50,000 mga senior citizens ang hindi pa rin bakunado. Siyempre, yung iba, takot pa din po, no? Takot pa rin sila sa bakuna, no? Meron pa silang mga agam-agam. Yung iba naman po is ayaw talagang lumabas, no? So, yun nga po, matagal na nating pinapaliwanag, no, yung benepisyo ng bakuna at bakit kailangan magpabakuna. Bukod sa maraming matatanda ang hindi pa nakatatanggap ng primary series ng bakuna, nababagalan rin ang pamahalaan sa pagbibigay ng booster shot. Mula sa 109 million na populasyon ng Pilipinas, mayroon ng mahigit sa 50 million na mga Pilipino ang nakakumpleto na ng dalawang dose ng COVID-19 vaccine. Gayunman, nasa 2.2 million pa lamang ang nakapagpapa-booster dose. Ang isang malaking challenge pa rin po natin ay ma-address po natin yung tinatawag nating unwillingness of others to get vaccinated and get their boosters. Kasi po yung iba, pagka nalaman nila na dalawang ano po sila, parang ayaw na nila pong mag-boosters. Sa National Capital Region, mayroon ng mahigit sa 700,000 na mga senior citizen ang nakajuna para tumanggap ng booster dose. Plano ng National Task Force Against COVID-19 na magdaos ng vaccination days na nakatalaga para lamang sa mga senior citizens. At para mahikayat na magpabakuna ang ating mga lolo at lola, palalakasin pa ng DOH-NCR ang vaccination drive para sa mga senior citizen kung saan bibigyan sila ng prioridad sa mga vaccination sites. Nauna na rin sinabi ng NTF Against COVID-19 na gagawin ng barangay to barangay o house to house ang pagbabakuna para mas marami pa nating mga kababayan ang maabot ng vaccination rollout maging ang mga naninirahan sa malalayo at liblib na lugar. JP Nunez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bunsod na muling pagtaas sa mga kaso ng COVID-19, ilang lokal na pamahalaan ang muling nanawagan sa mga residente na magpabakuna na. Kasabay nito, ilang hakbang ang ginagawa ng mga local government units sa Metro Manila upang mapaigting ang kanilang kampanya sa booster shot. Ito ang balita ni Asher Kadapan Jr. Minabuti namin na magbakuna sa lugar na kung saan kayo naghahanap buhay para hindi na maabala, masayang ang araw ninyo sa pagkita dahil sa hirap ng buhay ngayon. Magtatalaga ang Manila City Government ng vaccination sites na malapit sa mga lugar kung nasaan ang mga essential sector. Bahagi ito ng mas pinaigting na kampanya ng lokal na pamahalaan upang maproteksyonan ng mga mamamayan sa gitna ng muling pagtaas ng COVID-19 cases. Sa datos ng Local Government Unit ng Maynila, nasa 127,000 pa lang ang nababakunahan ng booster shot mula sa nasa 1.8 million na populasyon nito batay sa 2020 census. Ngayong gabi, isang night booster vaccination ang isasagawa ng Divisoria area para naman sa mga manggagawa sa mga pamilihan. Yung mga magugulay, kabilang sila. I don't want them to be neglected. So, tinapat natin kung anong. So, those are the things that yung approach na ginagawa natin. Surgical approach, specific, efficient, and to reach as many as possible, as soon as possible. Hinimok naman ni Quezon City Mayor Joy Belmonte ang mga residente sa lungsod na magpabakuna na rin ang mga kwalipikado ng kumuha ng booster shot. Sa tala ng Quezon City Government, sa tinatayang 3 milyong populasyon ng lungsod ay mahigit 100,000 pa lang ang nababakunahan. Paliwanag ni Mayor Joy Belmonte, ilang residente pa rin ang naghihintay ng ilang buwan bago sila maging kwalipikado sa booster shot. Kasabay ng pagpapatupad ng limitadong paglabas ng mga hindi pa nababakunahan kontra COVID-19, hinimok naman ng Pateros LGU ang mga residente nito na magpabakuna na. Ayon kay Pateros Mayor Miguel Ponce, kasabay ng pagbibigay nila ng booster shot ay bibigyan nila ng prioridad mga wala pang bakuna. Yung lahat ng taga-Pateros lamang muna na wala pong bakuna pa ay pwede kayong mag-walk-in 12 years old and above doon po sa ating AMC gym at dito po sa ating PCS Annex upang tayo po ay mabakunahan na at hindi na tayo pumasok dito sa mga restrictions.
Sa Caloocan City, tumatanggap naman ang lahat ng mga bukas na vaccination site nito ng mga nais magpabakuna ng booster dose. Maaring magpa-booster shot ang mga 18 taong gulang pataas na fully vaccinated kahit ang mga hindi taga-Caloocan. Mag-walk-in lang sa kanilang mga vaccination site, dala ang bakuna card at valid identification. Required naman ang pagsusuot ng face shield bukod sa face mask sa pagpunta sa mga vaccination sites sa Marikina City. Bunso dito ng pagtaas ng bilang ng mga nagpo-positibo sa COVID-19 at pagdeklara sa Metro Manila sa ilalim ng Alert Level 3. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nakatutok ngayon ang karamihan sa mga presidential aspirants sa problemang maaaring idulot sa posibleng pagkalat ngayon ng Omicron COVID-19 variant sa Pilipinas. Kanya-kanyang latag ng kanilang programa ang mga presidential hopeful na inaasahan nilang makatutulong sa pandemyang nararanasan ng bansa. Ito ang balita ni Nel Maribuho. Sa gitna ng banta ng Omicron variant, tigil muna sa pag-iikot sa iba't ibang bahagi ng bansa si Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso. Niyamo na yung kampanya, yung politika sa kanila na yan. O, regalo ko na sa kanila yan. Okay na ako dito. Focus lang tayo. Mabuhay ang tao, panatag ang tao, maramdaman ng tao na may gobyerno. Ayun, masaya na ako doon. Ano naman yan eh, destiny yan pati. Agresibong hakbang laban sa COVID-19 naman ang itutulak ni Presidential Aspirant Senator Panfilo Lacson kung siya ay pala rin sa halalan. Kanyang isusulong ang agresibong mass testing, mass contact tracing at mass booster shots, bakuna sa mga menor de edad at paninindigan laban sa mga lumalabag. Ito niya ang mga dapat na ginagawa ng pamahalaan upang masolusyonan maging ang kasalukuyang pagtaas ng kaso ng COVID. Sa kanyang Twitter post, bagaman anya na isang positibong hakbang ang pagsasampa ng reklamo sa Tinaguriang Poblacion Girl, ayon sa senador dapat rin anyang panagutin ang mga sinasabing koneksyon nito. Kailangan anyang matigil ang palakasan system. Sa isang panayam, sinabi ni Partido Reforma President at Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez na nasa maayos na kalagayan ngayon si Lacson matapos ma-expose sa isang COVID positive. Nagdesisyon si Lacson na huwag munang lumabas sa kanyang tahanan mula kahapon habang inihintay ang resulta ng kanyang test. Sa FB post naman ni Vice President Lenny Robredo, nanawagan siya sa mga medical, licensed mental health professional at non-medical volunteers para sa bayanihan e-consulta service ng Office of the Vice President. Ito ay dahil na rin anya sa pagtaas ng bilang ng mga kaso ng COVID-19. Sa isa pang post ni VP Lenny, inanunsyo niya ang patuloy na operasyon ng kanilang swab cab na nagbibigay ng libreng antigen swab service at bukas, January 6, ay nasa Quezon City Circle ang kanilang swab cab. Nababahala naman si Presidential Aspirant Ferdinand Bongbong Marcos sa pagdami ng mga namamalimos sa kalsada nitong holiday season. Nag-aalalaan niya siya dahil mabilis ang pagtaas ng bilang ng kaso ng COVID. Kaya ayon kay Marcos, kailangan mailigtas agad ang mga kabataan dahil sila ang mas madaling madapuan ng sakit. Kaya nananawagan ang BBM Sara Unity para sa agarang pagtatayo ng isang text helpline para sa gipin ng mga street kids. Magiging bahagian niya ng programang ito ang lahat ng mga individual at netizens upang ipaalam agad sa mga kinaukulan ang mga nakikita nilang mga batang hambog sa kalsada na kailangang iligtas at kalingain. Ire-require naman ni Senator Manny Pacquiao ang lahat ng mga opisyal ng gobyerno na i-waive ang kanilang karapatan sa ilalim ng Bank Secrecy Law, kabilang na ang mga miyembro ng pamilya nito. Sa isang pahayag, sinabi ng senador na hindi lamang pagpirma sa bank secrecy waiver ang kanyang gagawin sakaling manalo sa halalan. Maging ang pagsasapubliko ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ay kanyang gagawin maging ng kanyang ia-appoint na opisyal. Sa ganitong paraan anya, matitiyak ang transparency sa kanyang administrasyon. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Wala pang resolusyon ng Commission on Elections o COMELEC sa petisyon na humihiling na muling buksan ang paghahain ng Certificate of Candidacy at ipagpaliban ang pag-imprenta ng mga balota para sa 2022 national elections. Ito ang balita ni Dante Amento.
Ipinagpaliban ng COMELEC and Bank ang paglalabas ng resolusyon kaugnay ng petisyon na muling buksan ang paghahain ng Certificate of Candidacy o COC at ipagpaliban ang pag-imprinta ng mga balota para sa nalalapit na halalan. Ayon kay COMELEC spokesperson Director James Jimenez, inaasahan na mariresolba ang isyu sa susunod na linggo. Pagtitiyak pa ni Jimenez, lahat ng punto na nakapaloob sa petisyon ay direktang bibigyan ng pansin. Ang petisyon ay inihain ng PDP Laban na pinangungunahan ni Energy Secretary Alfonso Cusi noong nakaraang December 31, 2021. Sa ngayon, ang ruling party na PDP Laban ay walang kandidato sa pagkapangulo at pangalawang pangulo. Samantala, dagdag pa ni Jimenez, batid ng COMELEC na mayroong grupo na gagawa ng paraan para hindi matutuloy ang eleksyon. Pero wala anyang dahilan para ipagpaliban ang halalan. Sa ngayon ay puspusan ang ginagawang paghahanda ng komisyon hinggil dito. Binigyang diin ng COMELEC, hindi magtatagumpay ang hakbang para sa election postponement. Because if you want to postpone the elections, then what you're really wanting to do is to ignore the Constitution. How can you ignore the Constitution? Diba? All government authority basically emanates from the Constitution. And if you're saying that the Constitution should be ignored simply because you want to stay in power, then you have a big problem. Una na rin sinabi ng COMELEC na hindi kailangan ng maraming butante para matuloy ang halalan. Ang mahalaga malayang bumoto ang mga butante sa panahon ng eleksyon at kahit isa lang ang buboto, tuloy ito. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Samantala, bumagal sa 3.6% ang inflation rate o bilis ng pagtaas ng presyo ng bilihin sa bansa, pinakamababang antas noong 2021. Ayon kay National Statistician Undersecretary Dennis Mapa, ang pagbagal ng antas ng inflation noong Desyembre ay dahil sa mas mabagal na paggalaw ng presyo ng food and non-alcoholic beverages. Partikular na nagbigay ng kontribusyon ang naging paggalaw sa presyo ng gulay tulad ng repolyo at isda gaya ng galunggong. Ayon pa kay Mapa, hindi nagkaroon ng epekto sa presyo ng pangunahing bilihin ang nagdaang bagyong Odette. Sa datos na nakita namin, kanina ni-report ko nga, no, for areas outside the National Capital Region, bumaba yung ating presyo ng gulay. Eh. So, hindi naman nagkaroon ng malaking epekto, no, yung bagyo. Of course, we will be checking the provincial data. Pero sa nakikita namin, for areas outside the National Capital Region, inflation went down and this is due to the reduction yung sa presyo ng mga pagkain. Although may nakita kami na pagtaas ng presyo doon sa meat products, no? Siguro ito yung because of the holidays. But the other products, hindi naman siya tumaas talaga. Samantala, noong buong taon ng 2021, naitala ang average inflation rate sa 4.5%, mas mataas pa rin kumpara sa target ng pamahalaan na 2-4% at forecast ng Bangko Sentral ng Pilipinas na 4.4% para sa buong 2021. Umaapela ang pamahalaan na ipagpaliban ng mga religious mass gathering, partikular na ang traslasyon bunsod ng banta ng COVID-19. Kasunod nito, ipinahayag ni Manila City Mayor Isko Moreno Dumagoso na muli nilang kinakansela ang pagsasagawa ng traslasyon sa lungsod. Ayon pa sa alkalde, babantayan ng mga otoridad ang labas ng simbahan sa Quiapo upang masiguro na walang anumang religious activity sa lugar. Nagbabalik si Asher Kadapan Jr. Wala muna tayong translasyon ngayong taon na ito. At wala rin tayong physical mass. No? Online mass lang tayo. Tinugunan ni Manila City Mayor Isko Moreno ang panawagan ng national government na ipagpaliban ang traslasyon ngayong taon dahil sa muling pagdami ng COVID-19 cases sa Pilipinas. Imbis na physical gathering, hinihikayat na lang ng alkalde ang mga deboto na dumalo ng mga online activity sa kani-kanilang mga tahanan. Una nang nanawagan si Pangulong Rodrigo Duterte kagabi sa mga deboto na ipagpaliban ang mass gathering. Kung nakinig ang Roman Catholic Church, I am now appealing to you
to forgo and cancel all physical gatherings, including the procession and the celebration of mass at church. Because marami yan sila, there are millions of devotees there. Maging ang pagbisita sa simbahan sa Quiapo ay pagbabawal ng Manila City Government. Magtatalaga ang lokal na pamahalaan ng mga kawaninang pulisya upang masiguro na walang anumang aktibidad ng mga deboto sa labas ng simbahan. Kayo po ay maaaring pauwiin o maaaring paalisin. So, I would rather wag na kayong gumastos para bumiyak. Para magdasal lang. Tulong-tulong na lang. Tulungan nyo na kami. Para sa inyong kaligtasan. Walang video, walang sarado ang simbahan. Basta sarado. Walang misa physically, tapos online lang. Ito na ang pangalawang taon na nakansela ang traslasyon. Samantala, naglabas rin ng executive order ang Manila LGU upang ipagbawal ang pagbebenta, distribution at pag-inom ng nakalalasing na alak. Epektibo ito simula alas 6 ng gabi ng January 8 hanggang alas 6 ng umaga ng January 10. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Tindag kaalaman po mga kasangbahay. Sabi po nila, ang Great Wall of China lang daw ang tanging man-made object na makikita mo mula sa space. Ayan. Pero totoo po kaya ito? Ayon sa mga eksperto, hindi ito totoo. Lalo na at halos kakulay lamang po ng Great Wall of China ang surroundings nito. Kaya nagbe-blend ito sa kulay ng paligid. Alam niyo po, kahit ang Chinese astronaut na si Yang Li Wei, sinabi na hindi niya nakita ang Great Wall of China mula sa space noong 2003. Kahit si Neil Armstrong, sinabi rin na hindi visible sa space ang Great Wall of China. Pagkos, mas makikita ito from a low orbit, lalo na kung hindi maulap ang panahon. Pero ang totoo, alam niyo ba na umabot po ng 1,800 years bago magawa ang Great Wall? At hindi rin ito isang wall na magkakonekta, kundi ito ay koleksyon ng mga walls. Ayan. Sana may natutunan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Posible lang madiskubre ang mga bagay na hindi pa natutuklasan sa universo dahil ito sa bagong teleskopyo na tinatawag na James Webb Space na may 5 layer ng proteksyon. Ayon sa US Space Agency, isang critical na milestone ito sa larangan ng cosmic studies. Ito ang balita ni Ann Gonzalez. Singlaki ng tennis court at hugis sa ranggola ang James Webb Space Telescope na layong madiskubre ang mga galaxy mula sa ating solar system hanggang sa malalayong universo na hindi pa nadidiskubre ng mga siyentipiko. Pinaka-complex na teleskopyo ang James Webb Space dahil sa 70-foot, 5-layer sunshield nito na gawa sa Kapton, isang material na singnipis ng buhok ng tao. Kinailangan pa itong tupiin na parang origami upang magkasya sa nose cone ng rocket. Na-deploy ito sa Kalawakan noong December 25 at dahan-dahang bumukas 2 araw bawat layer. Mayroon itong sun shield na nagbibigay proteksyon sa teleskopyo, ang pinakamahalagang milestone ng James Webb Telescope upang masimulan ang scientific operations nito. Permanenteng ipoposisyon ito sa pagitan ng teleskopyo at ng araw, mundo at buwan. May kakayanan ang sun shield na mabawasan ang exposure ng telescope sa init ng araw mula mahigit 200 kilowatts hanggang sa maliit na fraction ng watt. At dahil sa kakayanan ng Webb Telescope na makadiskubre ng mas maraming bagay, hinigitan nito ang iconic na Hubble Space Telescope at ang Spitzer Space Telescope. Ann Gonzalez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Single mother ang nagsusumikap na makapagtrabaho bilang tanod sa kanilang barangay para may maipangtustos sa mga pangangailangan ng kanyang mga anak. Hiling niya ay dagdag na pagkakakitaan na maaasahan sa panahon ng kagipitan. Ang kwento ng kawanggawang ito, ihatid sa atin ni Ninia Armilio. Kahit na mahirap ang buhay, kahit na may oras na parang gusto ko sumuko. Kasi bilang nanay, di ba, ang hirap na hindi mo may bigay mo sa anak mo. Ordinaryong may bahay noon. Barangay tanod ngayon. Napilitang magtanod si Nanay Catherine sa kanilang barangay sa Santa Cruz, Manila upang kumita alang-alang sa kanyang mga anak. Dati kasi nagtinda ako, nagtry ako magtinda pero since po kasi pandemic, talaga mahirap pumugal ng puhunan. Eh, wala rin ho, kumbaga nalugi rin siya. Nananatiling matibay si Nanay Catherine sa kabila ng sunod-sunod na malulungkot na pangyayari sa kanyang buhay. Nasunog ang kanilang tirahan, nalugi ang hanap buhay at yumao ang kanyang kabiyak ng puso. Wala na. Bumaba na lang po kami kahit isang ano wala. Pansamantala, dahil puno na po dito sa rasak, doon po mismo sa may kalsada, sa mismong dinadaanan ng San Lazaro Hospital, doon po kami nagtayo-tayo ng tent, doon po kami ng tatlong buwan. Pagod man ang isip at katawan sa araw-araw na pakikipagbaka. Tiwala lang sa Diyos, Aniya. Dasal lang talaga. Hanggang ngayon naman. Dasal lang, tapos ano lang, mga anak ko. Isa sa mga idinadalangin ni Nanay Catherine ay makabangong muli at magkaroon ng hanap buhay ngayong mag-isa na lamang sa pagtataguyod ng mga anak. Ang members Church of God International agad na tumugon sa hiling ng single mother sa awa at gabay ng Panginoon. Isang barbecue business package ang handog ng MCGI kay Nanay. Simple subalit sa awa ng Diyos ay maaaring maging patok sa kanilang lugar. May kasama ring grocery items mula sa MCGI Free Store. Papasalamat ako sa Diyos sa binigay niyang katuparan sa wish ko na napakalaking tulong sa akin. At sa MCGI na tupad ng pangarap ko na alam kong galing sa taas na kayo kasangkapan para matulungan yung mga taong katulad ko. Maraming salamat. Naniniwala ako sa Diyos. At ito yun. Ito yung lagi kong dinadasal sa Kanya. Nabigyan niya ako ng pagkakataon para magkaroon ng makapag-umpisa uli para sa mga anak ko, para sa amin, mag-iina. At hindi ko yun akalain na ganito kabilis. Sapagkat ang Panginoon ay mabuti, ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman, at ang kanyang pagtatapat ay sa lahat ng salit-saling lahi. Salamat sa Diyos sa kanyang kabutihan. Sa kanyang mga gawa, ito ay kanyang ipinamamalas. Ang MCGI na handa sa mabubuting gawa. Diyos ang sandigan sa tuwi-tuwi na. Magmamalasakit ng may pag-asa, pananampalataya at pag-ibig. Dahil MCGI Cares.
sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 3, Versikulo 28, na nagsasabi, "Huwag mong sabihin sa iyong kapwa, yumaon ka, at bumalik uli, at bukas ay magbibigay ako, pagka ikaw ay mayroon." At yan po ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang gabi.